Meron tayong napapansin mga kabayan ito oh. Hello ate! Hello po. Ano yan? Gulay po. Gulay? Talbos ng? Talbos po ng sitaw po. Tapos may isang palok po. Para may sasabaw po. Oh, pananghalian nyo. Pananghalian ulam. Po. Pangao po. Pananghalian na po. Anong sahog dyan? Ito po isang palok po. Tapos lagyan lang po ng asin. Okay na po. Kundi ang asin man nun. Oh! May, hala! May makit, itong anak ko po, si Ron Ron. Oh my God! Baka mahulog ka dyan, be! Tanda kang Ron Ron. Siya yung tagakuha ng sampalok. Sampalok. Para lang meron kayong maiulam mamayang tanghalian nyo. Oh my God, teka. Baba mo na ako ha, saglit. Pero yung anak mo ha, ayun o. Oh. So ayan po mga kabayan, no? Akala ko si nanay lang nandiyan. Yung pala para siyang may inaantay kasi yung anak niya nandoon sa itaas. Nangunguha ng talbos ng sampalok at bunga ng sampalok, no? Para sa bawan, pang ulam nila ngayong tanghalian, anong oras na? Hello! Malagay ko lang to ha. Sige po. Anong pangalan? Janet Duye po. Si Ate Janet, ilang taon na kay Ate Janet? 36 po. 36? Opo. Tapos meron pang talbos ng kamuti. Ito ay lagyan mo ng sabaw. Opo. Yun na yung ulam niyo. Opo. O dito tayo. O sige po. Tapos yung anak mo, pinaakyat. Ay talagang kaya niyong umakyat dito sa puno? Opo. Oh my God, be! Nako, bumaba ka na riyan, nak. Baka kayo ay mahulog. Halika na, be! Okay na yan, bumaba ka na. Dali. Let's go, let's go. Uy, Diyos ko, dahan-dahan ha. Ano madali? Hindi ibig kong sabihin, baba na. Huwag na siyang tumagal dyan. Ron Ron, mahulog baka. Parang tumatayo yung balahibo ko sa'yo. Diyos ko, nagulat naman ako pag tingala kong ganyan. Merong ugang sanga ng sampalok. Yung pala, yung anak niya, nanguha ng bunga at talbos. Walang ulam. Oh, halika, B. Natatakot? Ha? Kaya mo umakit na kahit taas-taas? Anong pangalan mo, anak? Don. Ha? Ronuel? Ron Ron. Wow, ang gwapo naman ni Ron Ron. Oh, ilang taon ka na, Ron Ron? Dose. Pag-ingat ikaw ha, kasi delikado baka ikaw ay mahulog. Siyempre, at ang liit pa naman ng sanga, nandoon ka talaga. Akala ko, nag-ala monkey ka sa ginagawa mo. Ang liit ang pinatungan mo kanina. Ha, mag-iingat ikaw be ha. Oh, bakit nanguha ka ng sampalok at talbos ng sampalok at bunga ng sampalok? Pang ulam. Hindi pa kayo nananghalian? Hindi po. Wala pang ulam sa bahay. Oh, pwede ba kaming bumisita sa bahay nyo? Oh, tara din. Diyos ko po mga kabayan. Talagang yung mga kabayan natin ng mga Aitas, no? Napakasipag, madiskarte. Talagang gagawain sila ng paraan para meron silang maulam at hindi magutuman yung kanilang pamilya. So ngayon, no? Ito na naman tayo. Nakita na naman natin at bisitahin naman natin sila sa bahay nila. Tara, pwede ba bumisita? Pwede po. Okay tara ron. Halika, Bin. So ayan mga kabayan, nandito na tayo sa bahay ni Ate Janet. Pwedeng papasok? Sige po. Ayan. Hari, makalat. Ito yung bahay nila. Hey. Wow, ang cute naman dito. Mainit. Okay lang. Sanay kami dyan sa mainit. Pwede tayo doon na, no? Oh, sige po. Okay. Doon na lang po sa Maliwalas. Okay, bayan, oh. Para ding si Nadja, no? Ang galing, no? Ayan, oh, ang galing. Diyos ko, kawawa naman yung kalabaw, no? Biro nyo ito yung ilagay sa liig nila. Kaya pala, grabe ang kapal ng kalyo dito sa batok ng kalabaw kasi tingnan nyo naman yung pang ano nila o anong tawag dyan. Yan o. Ang galing. O ayan, ang bilis. Ang galing ni ate magparingas ng kahoy. Ang bilis. Umapoy agad.
Dito kasi sa kabundukan, mga kabayan, no, ang sekreto dito ay masipag ka. No, ang hirap ma-reach out, no. At talagang ang hanap buhay nila dito ay talagang halimbawa namumuso sila, no, nagtatanim ng iba't ibang mga root crops. Malayas ka sa bayan. Mahirap ang pera dito. Pag hindi ka masipag, talagang mahihirapan talaga. No, kaya ang puhunan dito pag nandito ka sa ganitong tirahan, yung mga itas natin ay sipag at tiyaga sa mga pananim nila, sa mga ginagawa nila para meron silang makain sa araw-araw. Kaya nga ang dami natin mga itas na nai-vlog na sobrang saludo tayo dahil napakasipag. So ayan si Ate Janet. Hinahabol pa ni Ate Janet itong tanghalian nila, no, kasi ito yung tanghalian nila, may ulam sila, no. At yun nga, nakita natin yung anak niya ay umakyat doon. Napansin ko, akala ko ano yung inaantay ni Ate Janet doon sa ilalim ng puno ng sampalok. Yung pala yung anak niyang isa nandoon pala, umakyat at nanguha. Delikado. Tapos lalagyan po mamaya ng sampalok po. Asin. So ayan po mga kabayan, ganyan kasimple. Ang sampalok usually ginagamit, talbos ng sampalok, pampaasim yan sa tinulang manok, no, sinigang na baboy, no, at pampaasim, kumbaga. Pero sa kanila mga kabayan, talbos at bunga, no, walang sahog na karne, puro dahon lang, talbos ng sitaw, ulam na nila mga kabayan, no, basta matimplahan ng nila, at umasim ay ayos na. So ganyan po mga kabayan ang gagawin nila. So ayan po mga kabayan, titimplahan na ni Ate Janet yung kanyang sinigang sa sampalok na walang sahog. Ayan, so ganyan lang po kasimple po mga kabayan. At ito ang kumuha dyan ha, sa bunga, si Ronron. Nag-aaral ka, nak? Ha? Anong grade mo, be? Grade 5 ka na. Mag-aaral ka ng mabuti, ha? Sabi kasi ni papa mo at mama mo kanina, sila ay kulang sa pinag-aralan o hindi nakapag-aral, kaya sila ay hindi napapagod mangarap, magtrabaho, para makapag-aral yung mga anak nila, para pagdating ng panahon, hindi magaya sa buhay nila kung anong meron ngayon. Noron, no? Oh. Ayan, so, biro nyo po mga kabayan. Galing pa yun doon sa ibaba, no? Tapos, lulutuin, tapos ulamin na nila. Meron na silang pangtawid. Gutom. Ika nga, no? Meron na silang uulamin. Sabaw at puro talbos. Dahon ng sampalok, dahon ng sitaw, at bunga ng sampalok na nilagyan lang na... So ayan, luto na yung sinampalukang puro dahon. Ayan. Naku, parang nangangasim ako. Amoy pa lang ang asim noon. Tapos nagsaing na rin ng kanin si Ate Janet. Ayan. Pagka dumating yung apat, makukuha yan. Ito lang yung pag-ano na nun. Pangulam-ulam. Oo, pangulam sa bundok. Ang galing naman, kuya. Galing ng trap na. Ah, ganyan. Pang-trap nila. Kaya rin gumawa. O, ako yun. Isabit nyo, kuya, sa ano? Puno. Tapos yan, maano yan. Oo, ganon siya. Tapos may darating. Pagka... Mga lahi din niya. Anong mangga? Anong yan? Anong ibon to? Ibon.
Ibo ng kukulok yan. Kukulok. Kukulok. Galing, kukulok. Pwede niya yun eh. Ang galing. Parang totoong ibon kuya ha. Lagi kasi sa bundok. Lagi naririnig. Ang galing ni kuya. Minana na ko yan. Ala. Ito mo lagi na ko. Lagi lagi. Kumalapit sila. Oo, lumalapit. Pagka... Ano yan? Paano po magaan? Maipit dyan. Hindi na. Ano yan? Sino yan? Ganyan. Ah, cellphone. May sumagot. Ang galing ni kuya, parang totoo, no? Ang galing ni kuya. Galing ni kuya. Ate Janet and Ron Ron na napakasipag na bata, tinutulungan si Mama para maghanap ng mauulam nila. At ito na nga, luto na at nagsaing ngayon ng kanin para tanghalian nila. Siyempre, para mahabol yung ulam bago mananghalian, bago maluto yung kanin, may dala-dala kaming assorted groceries, isang tray na itlog, at siyempre yung pinaka-importante sa lahat, may bigas. Thank you po, maraming salamat. Oh, diba? Hindi lang yan, meron ka pang pambili ng masarap na ulam mamayang hapunan, Ate Johnny. Thank you po. Maraming salamat po sa blessing na binigay niyo po sa amin. Ako'y natutuwa kasi sabi ko nga, ang hirap ng buhay dito sa bukid. Alam ko yung sakripisyo nyo dito, yung paghihirap nyo dito, no, katulad kanina. Naging emotional si Ate Janet. Okay lang, Ate Janet. Okay lang po yan. O diba mga kabayan? Hindi inasahan kasi ni Ate Janet. Tuloy, kahit gaano kahirap yung buhay, tuloy-tuloy yung tiyaga, sipag at tiyaga. At siyempre, huwag makalimot magdasal sa Panginoon. Opo. No, para kahit papaano ay hindi tayo magkakasakit, para makagawa ng paraan na makapaghanap buhay, Ate Janet. Opo. Ate Janet, bakit naman naiyak kayo? Kasi po, hindi po lang po akalain. No, may blessing na darating po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Na may taong kahit na hindi po namin kakilala po, may tumulong po sa amin. Kahit na hindi po akalain, hindi po namin kakalain na kahit na pumunta lang po kami doon, kumulam po kami ng maulam namin sa Sampaloc. Hindi po namin akalain na may tao pong lalapit po sa amin na magbibigay po ng blessing po. Ayun. Kahit na dahil walang-wala po kami. Siyempre, ulong ng Panginoon po. Walang anuman, Ate Janet. Ikaw naman. Kapayan, nakita nyo naman kung saan sila galing, kung anong kinuha nila doon para lang maitawid nila yung pagkain, itong lunch nila sa araw na ito. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawang pagmamahal sa mga kabayan natin, itong ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po na nakikiisa. Maraming salamat. Siyempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Mami Myrna and Pops Don from Texas na taga Bugalyon, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya nila. Sa mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel.
Lori Aquino Tanita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Ate Janet. Bye-bye po. Bye-bye, Ron. Maraming salamat po. In the dark of the night, should you